natin, tatakpan na natin to guys. Ito, itim to eh. Taka ito. Yes guys, hello at welcome sa channel natin na GTU Auto Works Vlog. Mali, ang kalagayan natin ay ang tungkol sa diskarte at paraan kung paano magbuga ng brand new na bumper. Kasi may nag-comment sa atin guys kung bakit daw natutuklap yung bumper na napinturahan niya. Bago kasi daw yun. Sabi ko naman, panurin na lang yung video natin dahil sishare ko sa inyo kung ano yung diskarte dito. At saka ano yung diskarte natin sa para maging matibay yung pagpintura natin ng brand new na bumper at bakit kailangan natin ng plastic primer. Panoorin nyo lang po yung video natin guys hanggang sa matapos at God bless us all. Ayan guys, dabali nalihan na natin yung bumper natin. Ayan po, may mga gas-gas na guys. Yung ginamit natin na liya yung pino lang 600 o kaya 400. Hindi natin ginamitan ng tubig guys kasi malamig dito, maginaw. Nalagyan na rin natin yung ng tape yung mga dapat nating balutan. Saka isusunod na natin yung diskarte natin dito kung paano ang pagbuga at paggamit ng plastic primer. Malamig yung panahon natin dito guys. Ayan o, umuulan. Kaya hindi na natin ginamitan ng tubig yung pagliha natin sa bumper. Ayan o. Yes guys, bali ito po yung gagamitin natin na plastic primer. Ito po yung diskarte natin dyan. Matapos nating maliha, ay lalagyan na natin to ng plastic primer. Tingnan nyo po kung paano yung mixing nito guys, para malaman nyo yung diskarte nito. Ito po yung marami din na plastic primer guys. Pino, nalihan natin ng 600. Ngayon ito na yung gagamitin natin. Pala ito yung bubuga natin dun. Wala po tayong hinalong thinner. Lalagyan natin ng konting thinner. Ito. Ito.
Bali, yung ginawa natin, itong plastic primer, hinaluan na natin ng kunting thinner. Ito na yung ibubuga natin doon. Tapos na nating bugahan ng plastic primer yan guys. Yan po yung itsura niya. Wala pong kulay yung plastic primer. Parang ano din yung clear gloss yung plastic primer na yan. Itsura niya. Yan po yung nangyari. Naka plastic primer na yan. Ngayon kailangan na natin itong patuyuin. Hihitgan natin ito kasi malamig dito guys. Yes guys, abali recap lang po no. Ang ginawa natin sa bumper nilihan natin ng pino, nilihan natin ng 600, tapos brand new bumper 'yun ha. Tapos matapos nating malihan, nilihan lang natin ng ano guys, yung walang tubig, tuyo lang. Bali tuyo lang nating niliha to kasi malamig yung panahon dito. Tapos nating malihan, nalagyan natin ng masking tape, natakpan na yung dapat takpan at naibuga na natin yung plastic primer natin ito. Ito yung plastic primer natin. Saka sinabi ko na rin kanina kung na yung mixing nito. Ngayon ang gagawin natin, ginawa natin pinatuyo natin yung bumper natin. Tapos ang gagawin natin ngayon bubugahan na natin to ng kulay puti. Kasi puti yung kulay ng pickup kasi bumper ng pickup yun. Bali, ang pansinin nyo guys, bali hindi na tayo gagamit ng primer surfacer. Dahil yung ginamit natin na PP primer, kaya nga PP primer, plastic primer siya. Nulid na tayong gumamit ng primer filler. At ngayon, magtitimpla na tayo ng puti at bubugalin natin yung bumper. Ito yung kulay natin na gagamitin guys. Ayan, bali yung gagawin natin, magtitimpla tayo ng puti. Hindi na tayo gagamit ng primer. Ito naman yung thinner. Dito natin imimix. Halo na tayo ng kulay guys. Bali, imimix tayo ng kulay puti na dapat sakto lang yun na bumugahan natin yung bumper. Ito yung puti natin guys. Bali, ginawa natin, hindi na tayo gumamit ng primer filler ha? Kasi brand new bumper yun. Bali, yung ginamit natin pagbuga kanina, pansin nyo guys, ito yung ginamit natin kanina, plastic primer. Ang purpose natin dito para matibay yung pagkakapintura natin, hindi matutuklap yung pintura ng bumper natin kasi plastic primer yun, kaya kailangan natin ng plastic primer. Kahit anong plastic primer guys, kahit dyan sa Pilipinas may plastic primer naman dyan, may ano pa nga ako dyan na parang ang pangalan Mr. N, ganun. Basta pinaka-importante guys sa brand new na plastic bumper, kailangan talaga natin gumamit ng PP primer. Ngayon, ito yung kulay puti na bubuga natin doon. Huwag natin kalimutan yung maglagay ng hardener. Ito guys. Sa Pilipinas, ang tawag ito katalik. Kahit malamig yung panahon dito sa Saudi guys, at umuulan sa labas diniskartehan pa rin natin. Kailangan natin. Huwag lang natin masyadong lablawan yung kulay muna guys. Yung unang buga natin. Ayan. Dapat sakto lang. Hindi naman masyadong malapot. Hindi naman masyadong malablaw. So, pwede na ito guys. Ang
Tagal natin yung hardener kasi malamig dito. Tapos po natin nabugaan ng unang patong, guys. Ayan po yung resulta niya. Ayan po. Hindi na po tayo gumamit ng primer filler, guys. Bali, yung ginamit lang natin, eh, tactic primer. Unang buga pa lang po ito, guys, ng kulay na puti. Oh my God!